sasagot ako pabalik. Wala kasi akong mapapala. No, sa mga rappers na sa tingin nyo, magkalaban tayo. Ang totoong dahilan ng hindi pagsagot ng rapper na si Biboy na Koy-Koy sa mga haters niya. Alam nyo, ito ang tatalakayin natin sa video natin ngayong araw. Hindi na nga natapos ang pagbato ng mga negatibong komento sa rapper na si Biboy na Koy-Koy ng mga haters niya. Hindi lang sa kanya, maging sa tatlong babae niya. Ito ay dahil na rin sa ilang mga words of wisdom ni Koy na nag-trending sa social media. Maging ang pakikipagrelasyon niya sa higit sa isa, ang tila nakaka-trigger sa mga netizen. Masama ang impluensya umano ang rapper sa mga fans nito na binubuo halos ng kabataan. Tila tinuturuan din umano ni Koy ang mga lalaki na huwag respetuhin ang mga babae at okay lang na magsabay-sabay ng karelasyon basta kaya mo itong i-handle. Sa dami ng pambabatikos na inaabot ni Koy, hindi lang sa mga netizen, maging sa ilang kapwa niya rapper, para daw sa kanya, ito raw marahil ang dahilan kung bakit hindi maayos ang rap career ng mga ito. Dahil sa halip na mag-focus sa mga ito sa pag-improve ng sarili at unahin ang mga dapat unahin, may oras pa raw ang mga ito na tumingin sa buhay niya at magbantay. Sa tingin rin ni Koy ay alam din ng mga rapper na ito na hindi pa sila successful sa kanilang career. At kung sa tingin raw ng mga ito ay may panahon pa si Koy makipag-diss sa kanila, ay nagkakamali raw ang mga ito. 20% lang rin daw na rapper si Koy dahil pumasok lang umano siya sa rap game bilang entrepreneur. Mensahe niya pa sa mga ito, kung sa tingin daw nila ay kalaban nila si Koy, imposible raw ito dahil wala daw talagang alam si Koy tungkol sa kanila. At ang tanging gusto lang daw ni Koy ay umangat ang hip-hop sa Pinas at yumaman pa ang mga rapper dito. Samantala, binalikan naman ni Koy ang mga kwentong lumabas tungkol sa kanya na sobrang layo sa katotohanan, kung saan kinontrol niya ng matindi ang sarili na huwag sagutin ang mga ito at patulan. Isang halimbawa ay ang pagtanggal niya ng blur sa mukha ng isa sa mga babae niya nang may nag-comment na netizen na minor daw ito kaya may blur. Dito niya raw higit na napansin na madaling mapaniwala at nauuto ang mga tao sa mga nababasa lang nila. Ngunit hindi raw nagpatinag si Koy, never siyang sumagot pabalik or dinepensa ng sarili sa mga isyung tulad nito. Wala naman daw kasi siyang mapapala at luging-lugi raw siya dahil tiyak na ibibigay lang daw ni Koy ang gustong mangyari ng haters niya kung papatulan niya ito. Panoorin ang maikling clip na ito ni Biboy na Koy-Koy. Okay, ano ang masasabi nyo sa mga kapwa rappers nyo dito sa Pinas na binabatikos mga posts nyo? Tingin ko, kaya hindi maayos takbo ng rap career nila kasi nakatingin pa sila sa akin eh. Ako sa inyo, huwag nyo na akong tignan dahil wala kayong mapapala para sa sarili nyo. So, sa mga rappers na sa tingin nyo, magkalaban tayo, tol, wala talaga akong alam sa inyong lahat sa totoo lang. Hindi ko alam kung ano nangyari talaga sa inyo. Pero, wish you the best sa lahat ng mga rappers dito sa Pilipinas. Magsukumakita ng maraming successful na rappers dito. Kahit yung mga rapper na may ayaw sa akin, minsan maglalabas sila ng kwento tungkol sa akin. Talaga sobrang layo sa katotohanan. Ngayon, kailangan ko makontrol sarili ko na hindi ko ipagtanggol sarili ko. Kunyari, naniniwala talaga yung buong Pilipinas. Eh, hindi ka sumasagot, nagmumukhang totoo ang kwento. Ngayon, pansin ko lang mga tao, kung anong nababasa nga nila sa comment, naniniwala nga sila. Tinanggal ko na yung blur sa isa sa mga babae ko ata. May mga nakita akong comments doon na, minor de edad kasi, may blurs. Yung mga tao makakabasa nung sa comment na yun, paniniwalaan na agad nila. Kung strategy sa strategy wise din ah. Kung sasagot ako pabalik, wala kasi ako mapapala eh. Meron akong mapapala, konti naliingay ngayon, pero ang mas may mapapala, taong nireplyan ko. So, luging-lugi ako sa gains. Siya yung makikinakabang talaga, siya yung panalo. Malamang pag nag-reply nga ako, tol, ang himbing ng tulog nun. Kaya hindi ko bibigay yung gusto nila, alam mo yun?